So guys, have you ever feel like you're burned out? Have you experienced failures in law school? Or sometimes you just feel demotivated or even want to give up? Well, I have good news for you. Because these questions, these issues will be addressed by our next speaker on the topic, how to handle burnout and failures in law school. Our second speaker is currently a court attorney 6 at the Supreme Court of the Philippines and a former chief of staff at the Senate. She is also a professor of the Adamson University's College of Law. She obtained her bachelor's degree at the University of the Philippines, and thereafter, she graduated with a degree of Bachelor of Laws from the San Beda University. Attorney Keij earned her master's degree in international studies and also her master's of law on cross-border and regional practice at the University of the Philippines. She is currently taking another LLM degree as a grantee of the prestigious Chevening Scholarship at the Queen Mary University of London in United Kingdom. So without further ado, let's give it up for Attorney Christine Jane Ejercito. Good afternoon, everyone. So I'm Keij Ejercito. Thank you so much for introducing me. I am so happy to be invited here, especially nung nalaman ko yung topic, especially nung nalaman kong tungkol sa bagsakan ang usapan, na yun yung expertise ko. So before I will give my advice, of course, I will give my backstory. Baka kasi isipin nyo after nung introduction, magaling naman yata yan, matalino naman yata yan, hindi naman yata yan bumabagsak. Well, you're all wrong because napagdaanan ko lahat ng pagbagsak na yan. Aww. So, I will be sharing my screen para meron naman tayong konting visual aids at hindi kayo mabore. So, 6 a.m. pa lang dito sa akin. So, pagpasensyahan nyo na yung boses ko ay kagigising lang. So, nag-blazer lang ako tapos game na. Okay. Okay, so I titled my presentation as Legally Drained, you know, from Legally Blonde. Okay, so my topic is how to handle burnout and failure in law school. And I want to share to you my story before I could give you my advice. And what is my story? So my failure started even before law school, so pre-law school times. And bakit ko nasabi yan? Kasi these are my three goals before going to law school. Number one, I should be enrolled in UP Law. Sabi ko noon, UP or never. Ganun kayabang. Pag hindi UP, hindi na lang ako magiging abogado. Goal number two, I have to be a lawyer at a certain age para ma-attain ko yung best baby. For some reason, I've read a study na sinasabing kailangan manganak ka by the age of 28 years old. Yung iaanak mo ng 28 years old ka, yun ay magiging best baby, like pinakamatalino, pinakamaganda, pinaka-healthy, and all that. And that is my goal setting. So, I graduated from my bachelor's degree 2008. So, ang first goal ko, UP Law. After graduation ng UP bachelor's degree, I applied sa UP and I took LAE for the first time in 2009. Ligwak. Bagsak. So sabi ko, ano ba yan? Bagsak, ganyan. So sabi ko, inisip ko nun, ay siguro kasi kinukuha yung grade ng college. Eh hindi ako loud din ng college. So sabi ko, sige, 1 year ulit na subok. Total, kailangan ko pa mag-ipon for my own study. Hindi kami mayaman. So kahit kung mag-further studies ako, kailangan kong paaralin yung sarili ko. So 2010, sabi ko, sige, medyo may ipon na ulit. Apply ako ulit ng LAE. Bagsak pa din. So since ang yabang ko na UP or never, hindi na ako nag-law school. Sabi ko, ayoko na. Sige, hindi na ako mag-law school. So what I did was to go to UP, took my master's, Master in International Studies, MIS, and I spent actually a year there. Unfortunately, on my second SEM, meron akong subject na international law. At nung nag-international law ako, sabi ko, oh my God, law talaga yung gusto ko. So nilunok ko lahat ng pride ko at sabi ko, sige, ibang school na lang. So, naiwan ako between BEDA and UST. Ang problema ko, yung super crush ko nung college ay nasa UST. So,
So sabi ko, madidistract at masisira ang buhay ko kapag pumasok ako sa UST. Sabi ko ganyan. So sabi ko, oh, sige, magbeda na ako. Mag-focus, magbeda. And then, nagbeda. So by that time, I was already 23. Goal setting, best baby, 28. So I just have 5 years to finish law school. 5 years. And I was working full-time at the same time. So sabi ko, oh, sige, sakto. 23, 4 years na law school. Tapos 1 year na bar. Anak agad, 28. Best baby. Sabi kong ganyan. Yun ang goal. Pagdating ko ng first year, anong nangyari? Pagdating sa law school, StatCon happened. Statutory construction, first year, first sem, bagsak. 74. Second year, property, bagsak. Second year, second sem, neko, bagsak. Third year, first sem, torts, bagsak. Civil procedure, third year, bagsak. Fourth year, evid, bagsak. So what happened? I got delayed. Nawala lahat ang planong best baby. Nawala lahat ng planong maging lawyer by 28. Kasi by that time, bago ko natapos yung law school, it took me 6 long years. Aww. 6 years na iyak, 6 years na bokyang resit, 6 years na bokyang exam, 6 years na pahiya sa klase, 6 years na ayaw ko na, mag-quit na ako, 6 years na dinadoubt ko yung sarili ko kung itutuloy ko pa ba. So pinagdaanan ko lahat yan. In 2015, I wrote this blog sa Facebook. So, pinost ko dyan lahat ng agam-agam ko sa buhay kasi I love writing. Pinost ko to noong July 16, 2015 and it says delayed. At kala nila na-delay ako dahil buntis, but unfortunately, yung pagka-delay ay dahil sa mga kabagsak-bagsak na and ganyan. So, explained in this post yung goal setting ko, and after that, I explained also ano bang nangyari. And when you write your thoughts, nagsi-self-assess ka eh. So you realize sa sarili mo kung ano ba yung pagkukulang mo, ano ba yung mali, kung may mali ba. And dun ko na-realize na feeling ko, hindi rin ako naging 101% focused during that time. And I think it's okay. I think during that time, of course, syempre parang sinisisi ko yung sarili ko na sabi ko dyan sa post, siguro kung nag-memorize pa ako ng isa pang provision, siguro kung mas nagpuyat ako, siguro kung mas nagkape pa ako at gising ako, siguro kung mas naging maganda yung recit ko, kung mas naging maganda yung digest. So, ganun yung inisip ko na parang, siguro kung pinush ko yung sarili ko harder, siguro mas na-attain ko yung goal. So, yun yung lungkot nung post na yan. Siyempre, nung time na yun, nandun ka sa pagkakataon eh, di ba? So, nung mga panahon na yun, ang naiisip mo na lang, failure ka, period. Hindi mo nagawa lahat ng goal, period. Ganun yung pangyayari. But looking back now, ngayon na pinag-present nyo ako at pinag-present nyo ako ng tips kung paano ko ba na-survive yun, I was able to refresh kung ano nangyari for the past years. And ang ginawa ko actually, since mahilig ako magsulat, ay ungkatin yung Facebook ko. Sa succeeding slides, nilagay ko dyan yung mga Facebook post ko noon just to show you kung ano yung mga pinagdaanan ko. Okay. So, ano ba yung mga remedies ko sa pagbagsak? Number one, March 18, 2016. So, I posted this, today has been rough. Number one, I know your limits. Don't be too rough on yourselves. Kasi minsan, meron naman talaga tayong limit sa sarili natin. Hanggang kailan ka lang gising, best time sa'yo to study. Kanya-kanya kasi tayo ng body clock eh. Hindi tayo pare-pareho. Hindi tayo pare-pareho ng aral. Hindi tayo pare-pareho ng length ng aral. May mga working students na very limited lang yung time ng pag-aaral nila. Meron namang mga law students na mahaba yung time nila, pero may iba pa rin silang responsibilities like family, o kaya meron ng mga asawa, meron ng anak, may iba ng responsibilidad. So, know your limits. Kayo lang ang makakasagot niyan. So, assess yourselves. Kaya ko pa ba? Within pa ba to sa capacity ko physically and mentally? So, you have to assess yourself. Number two, you have to be healthy, of course. So, syempre, ang post ko niyan doon, kailangan maging bar body. So kailangan niyo alagaan yung sarili niyo. Hindi ko ibig sabihin na magpa-sexy kayo o magpa ano man, but be healthy physically and mentally. Eat right, kasi alam ko tayong mga law students, sinasabi nila, 'di ba, na kung sa law school
kung hindi ka nag-UOC during law school, sa law school matututo kang mag-UOC. May mga ganyang sinasabi, di ba? Pero happy ako na hindi ako nag-smoke all throughout law school. Pero uminom, of course, uminom ako. Lahat ng sako, ininom ko yan after midterms, after finals. Ininom ko yan. You have to do that then kasi you have to then give yourself a break. Kumain ng tama. Huwag mag-skip ng meals kahit sobrang busy. Huwag masyadong kape. Alam kong bumubuhay sa dugo natin, kape. Pero kailangan nyo ding i-limit minsan. Pwede kayong milk o patabihan nyo yung tubig, drink vitamins, lahat na. Mga ganyang bagay, makakatulong sa inyo to keep your minds also awake. Kasi hindi lang naman yung physical body natin kailangan alagaan, pati yung utak. And always remember na aanhin nyo yung law degree nyo, aanhin nyo yung pagiging abogado nyo kung deads na kayo. So sayang naman, di ba? So kailangan nyo namang maging healthy. Kailangan nyo maging physically and mentally well. Third, rest if you must, but don't you quit. So here in my post, 3 a.m. na nag-aral pa ako. Ito naman yung itsura ko para na akong bangag, na addict, na ewan, di ba? So kailangan nyo matutunan kailan kayo dapat magpahinga. I said here also na don't you quit because of course we all want to attain our dreams. Kailangan natin attain yung goal. But be sure to rest. And walang paunahan sa goals, ha? Katulad nung ginawa ko kanina na pinipilit kong 28, eh kahit hindi na naman na kaya, working ako, tapos ang dami ko nang ang binagsak, hindi talaga kaya. So, i-adjust nyo din yung goal setting base sa katotohanan, sa realidad. Kasi once you have your goal set in stone, tapos hindi naman talaga siya attainable, it will just frustrate you, it will disappoint you, it will crush you. Aww. Kailangan mong magpahinga pag pagod ka na. And you yourself will know kung kailan ka pagod. Hindi lang yung pagod physically, may pagod na ayaw mo lang kumilos today. Ayaw mo lang kahit anong basa mo, hindi mo na-absorb. Kapag may mga ganun kayong feeling, stop reading. Like kahit na 30 minutes, tulog, power nap, o kaya pahinga, kwentuhan, chikahan sa kaklase, chikahan sa friends, tawag sa magulang, alam nyo yun, pag kasi may mga ganun tayo na parang ang coverage, tatlong chapter and 20 cases, pinipilit mong matapos. Natapos mo nga pero hindi mo naman naintindihan. Diba? Pagdating sa resit, shucks, ano nga ba yun? Oh my God, nabasa ko yan eh. Pero hindi mo naman talaga naalala kasi hindi mo siya na-absorb. So, kailangan nyo mag-rest. Kasi pag well-rested yung utak nyo, kahit isang basa, ma-absorb nyo siya. Next, have fun. So, this was my post 2014. Ang caption lang yan, 74. So, ibig sabihin, bagsak ako niyan. Kasi, pumunta ako sa inuman place, Bamboo Grande. Wala na yata to ngayon. So, yan yung go-to place ko dati. So, dalawa lang yan. It's either failure or success. Kailangan yung lumabas. Hindi man mandated. Lalo na ngayon kasi pandemic. So, ang hirap, di ba? Yung mga hindi nyo nagagawa on a regular day dahil may law school, dahil may pasok, gawin nyo after a failure or after exams. So, ang mantra ko noon dati, yung buong week ng midterms or finals, aral talaga yan. Coffee place yan, o kaya McDo, o kaya kung saan-saan. After ng midterms, yun yung parang mong cheat day. Or after finals, yun yung parang mong cheat day na parang pwede kang lumabas. It's either manood kayo ng sine, manood kayo ng concert, magpamasahe. Yan, yun yung mga favorite things natin before. Although it's harder ngayon kasi wala kayong luxury lumabas. Dati kasi parang nauso talaga sa amin na after exams, pamasahe. Yung hindi happy ending, ha? Yung totoong masahe. Baka kung ano iniisip yung masahe. But yung totoong masaheng nakaka-relax. So, yan yung mga pwede nyong gawin. So, ngayon, siguro during pandemic, since wala kayo masyadong fun, but hopefully soon, sana meron na, makipag-usap sa friends online. Mag-zoom kayo ng parang inuman. Ganyan. May mga gano'n namang mga technique ngayon na ang ginagawa natin at medyo natutunan na natin siya dahil magdadalawang taon na. Di ba tayong mga law students, nawawala tayo sa eksena pag yung during law school, nakalimutan na natin lahat ng college friends natin, high school friends, ganyan, kasi masyadong focus sa law school. But ngayon na, kapag feeling mo down ka, hanapin nyo yung mga go-to friends nyo. It's really important to have friends. It's really important to have fun. Bagsak man o hindi, okay? Next, ask help. So, malalaman nyo naman kung kailan kayo kailangan ng humingi ng tulong. Kapag hindi nyo na kaya, kapag nafe-feel nyo na parang nagsiself-doubt na kayo, tapos di na kayo nakatulog ng maaga, not because dahil sa readings, but because of anxiety, ask help. Maraming pwedeng tumulong. Una, syempre, your family. Magsabi na kay mama or kay papa, don't think na mapapahiya ka kasi may mga ganun tayong
isip minsan na naku, bumagsak ako, nahihiya ako kaila mama, nahihiya ako kaila papa, ayokong magsabi. May intindihan nila yan, promise. Kasi alam naman ng lahat, it's a general knowledge na mahirap yung law school. And alam nila na pag nahihirapan yung anak nila, lalong hindi yun matatapos. And they will help. So ask help from your parents. Kung hindi parents, kapatid. Kung hindi kapatid, friends again. But kung hindi pa rin talaga kaya, reach out to your guidance counselor. During my law school time, sobrang friends namin yung guidance counselor namin. Hindi lang dahil ginagawa namin tambayan yung guidance counselor. Pero doon kami talaga nagkikwento na mabagsak na naman ako, ganyan-ganyan. Kasi minsan, hindi naman natin talaga kailangan ng exact or concrete tip eh. Kailangan lang natin ng kausap, di ba? So, kailangan makahanap kayo ng kakausapin. And ngayon, sinasabi ko sa inyo, kung meron kayong mga na-feel na ganyan, feel free to reach out kahit sa akin. You can DM me on Instagram, on Facebook, kahit sa ang mga social media platforms ko. I always try my best to reply. So, kung kailangan nyo ng mga ganong klaseng motivation, ask for help. Okay, next is cry. It's okay to cry. I remember when I failed CIVP Pro, yun yung nakapagpadelay sa akin ng 1 year kasi pag hindi mo siya napasa, hindi ka makakuha ng 4th-year subject eh. So, no, when I failed CIVP Pro, yung iyak ko talaga, OA, parang yun na yung iyak ko, malalang iyak ko yata. Aside from, syempre iyak from death sa family. Kayo, pag may binagsak kayo, huwag kayo mahiya umiyak. Okay lang umiyak. Yung pag-iyak kasi, ano siya eh, venue siya to release your anger, release your frustrations, your disappointment. At minsan, pag nakaiyak ka na, saka ka mahihimasmasan na parang, ay, okay na ako. Di ba, ganun naman tayo, di ba? Parang kahit simula naman bata, parang ganun naman. Kasi pag nakaiyak ka na, after, okay ka na. Next is to love. Find love in a hopeless place. So, if you can find love in law school, go ahead. Hindi ko kayo pipigilan. So, sinasabi nila, focus. But if that person inspires you to go to law school, inspires you to do your best, inspires you to be a better version of yourself, go ahead. So, kung meron kayong mga relationship sa law school, why not? So, hindi lang din yung relationship na ganyan. Love in general. Love your family, love your friends. Love the persons na importante sa'yo at kung bakit mo ito ginagawa. So, at the end of the day, kailangan mong humugot ng lakas dun sa mga taong nag-inspire sa'yo to go to law school. Kasi, di ba, yung pag-law school naman, usually, it is not for ourselves only. Meron tayong bigger goal why we do this. So, for example, for me, goal ko noon, gusto ko maging lawyer. Kasi alam kong mahirap lang kami at meron akong connotation na pag naging lawyer ako, kahit papano, makaangat-angat kami sa buhay. And goal ko noon na kailangan sa role signing, padala ko yung lolo at lola ko. Eh, medyo matagal. So, yun yung picture ng role signing sa utak ko. Kailangan madala ko sila. So, every time I feel down, every time I fail, I always go back to that hugot, to that picture na kailangan pumasa ako ng law para sa pamilya ko. So, kayo kailangan nyo din ng ganong hook, kayong ganong angkla na bakit nyo ba ito ginagawa? Para saan ba ito? Kasi usually, it's not for yourselves alone. Meron kang dahilan kung ba't ba ito ginagawa. And next is right. So, I'm not sure if this is your goal to express yourselves, but me, I really find writing helpful. Kasi yun nga, katulad yung sinabi ko sa umpisa kanina, find your passion na makakapag-distract sa inyo every time you feel down or feeling mo failure ka. So, me, I write. So, lahat ng frustrations ko sinusulat ko kahit saan, actually, sa resibo, likod ng libro, lahat ng kodal ko yata sa likod, may mga ayoko na, bagsak na naman ako, o kaya nakakainis na tawag ako sa naman sa case na hindi ko alam. Alam mo yun, lahat ng mga frustrations ko sinusulat ko kung saan-saan. Tapos kahit hindi naman mabasa ng kahit sino eh, kailangan mo lang siyang i-release. So it's just the same for me ng crying. So kayo kung may iba kayong passion, like for example, dancing. You find dancing therapeutical or singing or kung ano man, painting. So hanap kayo ng mga ganong outlet, kumbaga, outlet para ilabas yung mga emotions ninyo. Next is, of course, to pray. So,
lahat na yata ng simbahan na simbahan ko during law school and bar. Ano, ang go-to simbahan ko talaga during law school was St. Jude. Every Thursday, walang palya. So, syempre, hope of the hopeless nga siya, diba? So, mapagandang balita o mapa worst na balita, nasa St. Jude ako. Kapag wala na rin kayong makausap, kung walang physical na taong makausap, it's really helpful to talk to him. Kailangan nyo lang siya means, kailangan nyo lang minsan magdasal, kailangan nyo lang minsan nakausap, kailangan nyo lang ng motivation, kailangan nyo lang ng higher being to help you guide kung ano nang gagawin nyo. Kasi minsan hindi naman matuturo yun ng kahit sinong totoong tao, kahit ano pang seminar yung puntahan mo, kahit sino pang guidance counselor or doctor o ano. But prayer helps. Prayer really helps. And hanapin niyo yung time to pray all the time. Hindi lang sa St. Jude o hindi lang sa simbahan, pero kahit sa bahay niyo lang, kahit sa bago kayo matulog, ganyan. Always pray. Regardless of your religious background, your religious affiliation, when I say pray, it's, I don't mean only Catholic prayer, but you know, kung sino man yung higher being for you, pray, ask for help. And of course, syempre, last, work hard. Sabi sa Beda, ang motto namin, ora et laboras, diba? Pray and work. So, hindi naman pwedeng puro dasal ka lang, tapos walang work. So, syempre, paano mo ma-attain yung goal mo kung hindi mo naman siya pinagtrabahuhan? So, kailangan mo ding pagtrabahuhan yung mga goals mo and then go back to your daily grind. So, mahalagang mahalaga na mag-aaral kayo ng mabuti ngayong nasa law school pa lang, because sinasabi ko na sa inyo is it's better to fail now than to fail the bar, kasi mas mabigat yung effect. Kaya I really admire those na nag-second take ng bar tapos kinaya nila, kasi ang hirap nun. Ang hirap pagdaanan ng bar ng unang beses, lalo na kung ulitin mo. So, yung mga nakapag-bar talaga na nagkaroon pa rin sila ng courage na ulitin, sobrang saludo talaga ako sa kanila, kasi hindi yun madali. Hindi yun madali gawin physically, hindi yun madali gawin emotionally and mentally. So, work hard. Okay, so, always think that it's God's perfect time. Minsan, hindi yung timing natin yung mahalaga, pero yung timing ni God or kung sino man yung higher being for you. Minsan kasi iniisip natin na failure na tayo kapag hindi natin nag-attain yung goal na sinet natin. Pero minsan meron palang ibang plano. May ibang plano na mas maganda. I will pray for all of you na ma-attain nyo rin yung moment na yan na, ayan na, yung fruits of your labor ay nandiyan na. Next, always trust the process. So remember, my first goal is to go to UP and maglae, pero bumagsak ng dalawang beses. Well, baka ang plano ng Diyos sa LLM ako makapag-UP. So, after law school, after passing the bar for a year, I was accepted as the one of the pioneer batch ng UP Law sa LLM. So, ako yung youngest sa batch. Sabi ko nga sa kanila noon, salimpusa lang po ako dito. But fortunately, nung last year, so graduate na yung first batch, out of 33 kami sa batch na pumasok, 8 lang kaming graduate, and I was one of the 8. If you just work hard on it, baka may tamang time. So baka yung wish ko dati na makapag-UP Law, baka hindi pang LLB, baka pang LLM pala. So yun yung mga bagay na hindi natin nare-realize pag nandun pa lang tayo sa punto ng failure. Pero baka kasi meron pa lang ibang plano sa'yo na mas maganda. And I'm happy. I'm sharing this to you, not to brag ha. I'm just sharing this to you kasi gusto kong ma-inspire kayo na baka kasi mamaya nandun kayo sa punto na meron kayong mga goals na hindi nyo nakuha ngayon. But it doesn't mean na hindi nyo na siya makukuha ever. So, you just have to trust the process. And lastly, hindi yan failure but delayed success lang. If I post my picture dun sa unang-una kong post na delayed and I post this picture na nakapasok sa chimney, parang dalawang magkaiba siyang tao. Sino naman mag-iisip na isang taong bagsakin na mapakakapasok sa chimney? So again, I'm not bragging. I'm just telling you that don't let your setbacks or failures judge you. Don't let your setbacks and failures define who you are. Because there's always room to improve yourselves. There's always room to be a better person. So kung yung mga binagsak ko noon, feeling ko hindi ko binagsak, feeling ko naman di ako makapasok sa chimney. Diba? May mga ganun eh, na parang, kung hindi naman nangyari yung isang bagay, iba na lahat yung kasunod, di ba? So for me,
kung hindi nangyari lahat ng binagsak ko doon, hindi naman ako mapupunta sa Chivning o mapupunta sa London ngayon. And I felt that, I really feel that lahat ng failures na yon prepared me to where I am now. I'm not saying that I am successful na ngayon, but at least I'm better. Aww. So gets nyo? Kumbaga, yung mga failures ko dati, at least ngayon, naikikwento ko na lang siya. Naikikwento ko siya as inspiration pa sa mga taong baka mamaya pinagdadaanan yun. And I want all of you to think that kung kaya ko, kaya nyo rin. At you can do better. You can do even better. Tayong mga normal na students na may mga binagsak, hindi natatapos dyan yung laban. Tandaan nyo, lahat ng anime, lahat ng Korean novela, lahat ng pelikula, yung bida nagpapabugbog muna. So, pabugbog muna tayo. Hintayin natin yung moment ng babangon ako at dudurugin kita. Pag nasabi mo na yun, yes, diba? Congratulations. We did it. So, again, I will just echo the video in the beginning. Keep moving forward. Failure is just preparing you to do better things. Failure is just there to prepare you to do something better. Ang mahalaga ay hindi yung pagbagsak, pero yung pagbangon. Ang mahalaga yung hindi pagtigil, pero yung pagpatuloy. So, lagi nyo lang iisipin na hanggat pinipilit nyong itry, ibibigay din sa inyo yan. Nadadaan sa kulit minsan ang mga bagay-bagay. Okay? So, lagi nyong tandaan na ang failure, hindi yan failure, delayed success lang. So, maraming salamat po sa inyong lahat and thank you so much sa pakikinig.